What is up mga idol? Welcome po sa ating YouTube channel. In this video, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng mini driving light sa Honda Click. Pero hindi po Honda Click ko yung kakabitan, kundi Honda Click ng kaibigan ko. But anyway, let's get into it! So what is up mga idol? Ayun na nga po, tayo ay magkakabit ng mini driving light sa Honda Click. Siya po yung may-ari, si Pasjo. At dyan naman si Pas Jonel, siya ang titira. So yan na yung mga materials needed. Ano ba ito mga ito, Pas? Meron dyang relay, ito yung kakailanganin natin. Meron siyang, ito nakikita nyo guys, diode to. By the way, ito palang relay na ito, ito yung available natin. Ito ay SPST, single pole, single throw. Meron itong SPDT, yung single pole, double throw. I recommend na yung single pole, double throw yung gamitin ninyo. So, kasi ito yung available natin, kaya ito yung gagamitin natin. Yun. Yeah. So, meron tayong shrinkable tube para hindi na tayo magte-tape. Matindi. Ayan. Bracket para dun sa ating kakabitan na Honda Click. Then, ito yung domino switch. Three-way lang to. May high and may long. Siyempre, yung ating wire stripper. Ito yung gagamitin natin pambalat ng mga wire. Then, yung soldering iron. Para hindi umuuga yung ating pag-connect dun sa relay. Imbis na bumili pa tayo ng socket, idikit na lang natin ng soldering iron. So, lead and tape. And of course, yung ating mini driving light. Iyon. So, ito palang diode. Gagamitin natin ito para sumaba yung high ng mini driving light dun sa busina. Kaya pagpindot mo ng busina, mag-high din siya. Ayan. Kaya gagamitin natin ng diode. Kasi pag wala nito, pag nag-high ka, tutunog yung busina mo. Kaya kailangan ng diode. Para hindi bumalik yung voltage. Magkano ang gastos pass para sa ganyang setup na mini driving light? Okay, ito kasing bracket ay only 140 pesos. 140? 34 po isa dito. Tapos ito ay 34 times 3. Oh, times 3. Then ito ay actually 100 each. Pero merong mas mura nito, may 89. Pero pinili ko na yung mas mahal. 100 each yung ating domino switch. Then, actually ito ay nabili ko ng sale. 799 ang nakalagay pero nabili ko lang ito ng 700. Okay, so ibig sabihin more or less 1,000 yung magagastos para sa materials. Mura lang, mura. Mura lang. Tapos dun sa labor, thank you na lang. Okay lang, thank you na lang. Actually, pag nagpakabit kayo, ay kasi nag-canvas na rin ako sa mga motor shop, ay 200 pesos ang labor. Oh. Kaya lang mas mahal kasi dun sa shop. Nagtanong din ako ng ganun nung mini driving light ay 1,200. Wow. Kaya mas makakatipid kung sa salamat Shopee. So bali guys, ang gagamitin na mini driving light ay Firefly, yan yung brand. Ito yung mini driving light version 2. Mm-hmm. Ito yung version 1. Makikita nyo yung difference. So yung version 1 may tatlo lang siyang wire, unlike sa version 2 meron siyang apat na wire. Anong pagkakaiba? Yung version 2 napagsasabay niya yung high and low, pero yung version 1 ano lang, high and low lang, walang sabay. Kahit pagdikitin nyo siya yung high and low, maglolo lang siya, hindi siya magka-high. Yung isa kasi, nabili ko lang siya sa Shopee ng $499. Oh, I see. So, naka-sale din siya. May pre siyang switch. Yung ordinary switch. Tsaka sa quality, talagang kita kaagad na mas parang mas strong yung build nung ito kasi Firefly. Firefly ito eh. Oo. Ito medyo yung plastic niya. Pang budgetary eh. Oh,
Magsisimula na po ang pagbabaklas. Meron dalawang tornilyo dito sa kabilang gilid ng ibaba ng ating manubela. Yun. Sa star yung tornilyo niya. Pagkatapos nyo matanggal yung dalawang tornilyo, ilahin nyo lang pababa. Parang ganito. So, matindi. After matanggal natin yung na nandito niya, meron kayong makikitang dalawang nut dito. Meron din dito sa baba. Tabila. Challenging yung pagtatanggal nitong plastic na to sa part na ito. Screw yung gagamitin pampindot. Pipindotin lang yung gitna ng plastic. Tapos pagka na-press na yan, pwede na siya hilahin. Ayun. So, ayan. Maihila na yan. Yun. Yan. Ganyan pala itsura niya. Yan. So, iaangat na lang yung fairings. So, ito natanggal na yung dalawang ano, lock. So, meron pang lock dito sa ibabaw. So, natanggal na yung dito sa kabila. So, wag lang matakot mag ano, magbaklas. So, ang hila niya medyo pababa. Wag lang matakot, pero nakakatakot talaga eh. Yun. Tanggal din. Okay na. Okay na. Natanggal na. So, hindi ganun kadali yung pagtatanggal. Kasi talagang matitiba yung mga locks niya. So, pakita ko sa inyo. So, meron dito sa loob, dito sa gilid, dun sa bandang itaas, tsaka ito, itong dalawa. Yan, isa, dalawa. Ito yung ulo niya. Kaya, pinipisa pala. Yan, pinipisa yung part dun sa itaas para matanggal agad. Yun. So, dito lang lahat yung port ng kuryente papunta sa mga ilaw. So, dere, selyado na talaga. Itong motor na to ay 2 taon na. At ito yung unang pagkakataon na ito ay binuksan. Ang dahilan, eh, para hindi masayang yung warranty. Kasi may warranty si Honda na 2 taon para sa wirings at sa engine. Nag-iisipan na po ngayon kung paano ikakabit yung mini driving lights. So, shout out kay RJ. So, ito pa yung bracket na gagamitin. Dito, sa part na to. Sisingit lang sa gitna. Bracket. Yun. So, ang technique, yung wire, padaanin lang doon sa gilid para hindi maipit dito sa bandang ilalim kamukha nito. Hindi naipit yung wire. So, naibaba ng gusto yun. Yung ilaw mismo. Ilang pag naibaba ng gusto. Yun. So, ginawa ni Pastor Janel, pinagdikit-dikit niya yung relays. So, tape lang. Ayan, explain ko lang sa inyo yung function niya. Yung 30, ito yung papuntang battery. So, yung sa 30, maglalagay tayo dito ng fuse. Yung 85, number 85, so ground niya, pinagsama-sama ko na lang. Pwede siya magkabaliktad. Either yung 86 yung gawin yung ground, pwede rin.
itong 86 na to, ito yung papuntang switch. Ayan, dito tayo maglalagay ng switch sa number 86. May makikita kayo dito 87A, 87. 87A sa ano yan, sa SPD, SPST. So may power na agad yan, pero sa SPDT ay magkasabay yung 87, 87. So itong 87, ito yung papunta nating output. Papunta ito dun sa mini driving light na ilaw. So ginawa kong tatlo kasi yung mini driving light ay version 2. So meron siyang high end low, kaya ginawa kong tatlong relay. Ayan. Bubuksan ni Pas Janel yung battery para mailusot niya yung wire mula dun sa battery papunta dun sa switch. So pinapasok niya yung wire dito, tapos dun sa ilalim, tapos dire-diretso pa ang dito. Ayan. Ayan yung wire. Tingin natin yung cover para ma-access natin yung wiring doon sa bandang ilalim. Doon itatap yung switches. Nang! Medyo matigas. Magintik. Ano? Dami. Alam mo siya, alikabok eh. Diba, diba? Ako nga na, nalagitik lahat bawat. Limpakyada mo na. Last one. Ganda. All right. The output. So nakakabit na yung para sa ground. The switch. Ito sa ground. Ito sa ground. Ito sa positive. Tatlo sa gitna, which is 86. Yan, 86. Para sa switch, itong 87 para sa output naman. Yun. Ito naman sa switch niya for mini driving light. Interchangeable yung color niya. Mm-hmm. Minsan, sa iba, white, may white yung source niya papuntang ignition. Iba-iba yung color coding, kaya mas maganda matester rin siya para alam niyo yung high end lang. Aha. So ito, itong source na to, ikakabit na lang natin dito sa ano, sa accessory wire. Okay, so ito yung accessory wire. Inuha ko na lang siya sa para mas madali dun sa high ng preno. Ayun. Sa tail light, para hindi na tayo puputol dun sa ano, sa ignition switch. Kaya para mas madali, yung warranty ng Honda nyo hindi maapektuhan. Walang putol. Mm-hmm. Suksok lang. Alright. So hindi na kailangan magputol. Lagyan natin ng diode. Tapos para pag busina niya, sasabay yung high nung ano, ng ating mini driving light. Oh, okay. Magbabalat ng konti. Konting-konti lang. Konting-konti lang. So yan na yung wire galing sa busina. Oh, yung pong diode kinonekta natin sa galing sa busina dito. Papunta dun sa high.
So ang purpose, para pagka binusina, magkakaroon ng daloy ng kuryente papunta dun sa high. Pag walang diode naman, pagka nag-high ka naman, nag-high beam, ma-activate din yung supply ng busina. So magiging two-way. Kaya pag may diode, one-way lang yung supply. Medyo minabadali na namin kasi papatak na ang ulan. Pasok, pasok. Umuulan na, kakain muna kami. Meron po ditong restaurant. Libre lang po kain dito, kaya dito kami pumunta. Idol, pinagtulong-tulungan na po, ikakabit na ang mukha. Kita na natin mamaya-maya ang finished product. Ayan siya sumasabit. Okay, try natin yung combi. Yo, lakas. Low naman, low. High. Passing. Yun. At yun na nga po mga idol, natapos na nating i-install ang mini driving light para kay Pass Joler. Everything is working perfectly. Yes. So salamat kay RJ. RJ, kaway-kaway. And of course, si Pass Jonel ang ating mabalasik na tagakalikot. Matindi. So kung gusto niyo magpalagay ng mini driving light para sa inyong Honda Click, tulad nito, ito naman po next project. Visit lang kayo dito sa Barangay San Francisco, sa Ilayang San Francisco, sa Mahayhay. So maraming salamat and hope may natutunan kayo sa video na to. See you again the next one. Ciao! Slow, low. Ayan. Hi. Combi. Passing. Galing.